Hello po sa lahat. Gumawa ako ngayon ng video para sa panibagong visions ko. Tungkol ito po sa lugar ng Paco, Caloocan, Malabon, Makati, Pasig, at sa mga lugar na kung saan talaga ay nagkaroon ng maraming sunog. Ito'y pa-remind ko lang po sa inyo lahat na maraming lugar po talaga na mangyayari na magkaroon ng sunog sa taong 2022. Itong papasok ngayon, ginawa ko to December, itong video ginawa ko December 30. So, ma-upload ko to very soon. Pa-remind ko lang sa inyo kung anong mga nakikita ko sa vision ko para maging aware po kayo. Kailangan po natin tandaan na ang taong 2022 kaliwat kanan po yung mga sunog at aksidente. Okay. Tungkol lang sa Paco magkaroon ng sunog sa Paco kung saan hindi kalayuan sa Paco Park. Ang isang sunog naman ay hindi rin po kalayuan sa Kondo. Kumbaga dito sa Paco, may dalawang sunog na mangyayari pa lamang. May tatlong aksidente na nakikita akong mangyari pa lamang, ngunit may nakita akong nasawi. Kumbaga, ito yung aksidente na nakikita ko na matindi yung impact kasi hindi lang isang buhay ang nawala dito. May mga ilang buhay na nawala. At merong krimen na mangyayari sa Paco na sa taong 2022. Okay? Itong taong 2022, yung krimen sa Paco is hindi lang isang beses nangyari po ito. Kaya mag-ingat po yung mga, lalo na yung lumalabas sa gabi or kung meron kayong kaaway, kung dapat nyo ayusin, ayusin nyo na kasi minsan yung galit ng tao pabugso-bugso, hindi po nalalaman. Huwag basta magtiwala kahit kanino. Ingatan ang sarili natin palagi at lagi po tayong manalangin. Itong pangalawang vision ko naman ay Caloocan. Isang factory ang nakikita ko. Isang factory ang nakikita ko na magdulot ng napakalaking sunog. Kumbaga isang sunog na hindi kalayuan din sa school. May sunog din akong nakita, hindi kalayuan sa GNT. Ito yung lugar na kung saan nagpapadala tayo ng mga package. Basta may nakita po akong GNT, no? Pero hindi mismo doon sa kanila. Basta nakita ko sa lugar na kung saan nagkaroon ng sunog, na nakikita ko yung unahan konti lang yung GNT. Sunog at aksidente po dyan ang mangyari sa lugar na yan. So, Caloocan, usually, ang sunog po sa inyo ay hindi lang isa, hindi lang dalawa. So, ingatan po natin lahat ng mga bagay na maging sanhi ng sunog upang ito ay maiwasan po natin. Maging maingat lamang po tayo kasi may nakita rin po akong simbahan ng Caloocan na ito ay matupok ng apoy. Lahat ng ito ay nakita ko sa vision ko. Nasa sa inyo naman po yun kung ito ay paniniwalaan niyo o hindi. Basta mahalaga ay naisabi ko sa inyo yung babala kasi may paraan pa po para po yan lahat ay maiwasan. Lalo na po yung lindol ha. May mangyayaring mga lindol sa Manila na which is isa ang Caloocan medyo ang naapektuhan. Lalo na po yung sa mga lugar kung saan mababa po yung daan. Pangatlong bisyon ko naman ay ang Malabon. Okay? Sa lugar ng Malabon na may nakita kong Gob Pascual Avenue. Sa lugar na to, sunog at aksidente ang nakita ko. May nakita rin akong isang mall na magkaroon po ito ng malaking apoy. May nakita rin po akong restaurant na magkaroon din po ng apoy. So, maging maingat lang po tayo sa lahat ng mga bagay na maging sanhi ng sunog. Pinapaalala ko po sa inyo na ang taong 2022, marami po ito po yung year na kung saan kaliwat kanan po yung mga nasusunugan. At sana nga lang po, maging aware kayo, maging maingat po tayo sa lahat ng mga bagay na maging sanhi ng sunog o magingat tayo sa pagmamaniho upang lahat ng vision ko na nakikita ko ay hindi mangyayari. Nasa sa atin pa rin po yung pag-iingat. May nakita rin ako na kinitil ang sarili niyang buhay. Isang tao na hindi kayang labanan ang kanyang depression. So, mga taga-Malabo na kailangan manalangin po tayo, maging maingat po tayo, huwag po tayo pakampanti sa lahat ng mga tao sa paligid natin, huwag po tayong mahiya sabihin sa pamilya natin yung problema na nagdala po sa atin ng depression. Itong mga babala na sinasabi ko sa inyo na nakikita ko sa vision ko, hindi naman po ako Diyos, tao lang din po ako. Kung anong pinapakita ng Panginoon sa akin, ayun lang po sinasabi ko po sa inyo. Sana po sa kabila ng negatibong vision ay gawin niyo po itong positibo. Makati vision. May nakita akong paguho ng isang
gusali. Pero itong pagguho niya is hindi po ito dala ng ano, hindi po ito dala ng kalimidad. Kumbaga, maayos yung panahon. Minsan kasi, tingnan natin yung mga pader natin kung ito ba ay matibay, maayos pa ba, hindi ba marupo. Kasi minsan, sa kapabayaan po natin, akala natin okay lang, matibay, yung pala ay magmisanhin na po yan ng ikasawi or ikawala ng buhay ng isang tao. So, nakita ako sa Makati na apat na sunog na mangyayari pa lamang. Ang isa po ay hindi kalayuan kung saan po nagpapadala ng mga sulat. Ang isa naman po ay hindi kalayuan po sa mga bangko. Ang isa naman ay hindi kalayuan sa factory. At ang isa naman ay sa squatter area. So, maging maingat lamang po tayo sa lahat ng bagay na maging sanhi ng sunog, mga taga Makati. Itong isang bisyon ko naman ay sa Pasig bisyon. May mga paulit-ulit na aksidente na mangyayari pa lamang sa Pasig. Itong 2022. Okay, ang Pasig mas nangibabaw sa kanila yung aksidente. Mas maraming na aksidente po doon. May mga nasawi, kahit pa nga estudyante ay meron. Kumbaga lahat po ng mga taong nagmamaniho, maging maingat po tayo sa pagmamaniho, bigyan po natin ng disiplina ng ating mga sarili upang aksidente ay maiwasan. At ang sunog, kung mapapansin nyo, ay halos talagang puro sunog na mangyayari sa taong 2022. Sana nga po hindi ito mangyayari. Kailangan po talaga natin maging maingat, maging aware po tayo sa lahat ng mga bagay. Halimbawa, kuryente, kandila, posporo, gasol. Lahat po yan, maging maingat po tayo ha. Kumbaga, lalo na po sa lugar sa Pasig kung saan yung mga kumukuha ng mga picture. Okay. Magkaroon po ng sunog po dyan. Halimbawa, nagpapapicture ka sa lugar na to. Mismo sa lugar na yun kung saan may mga photographer, nagkakaroon po ng sunog. So mga taga-Pasig, maging maingat lang po tayo sa lahat ng mga bagay na maging sanhi ng sunog. Sa taong 2022, makakaranas po tayo ng paulit-ulit po na lindol. Ito ang mga lugar na kung saan may mga sunog akong nakikita. Una, Valenzuela, Cavite, lalo na po sa Dasmariñas, Cavite, maging maingat po kayo dyan sa Tansa. Meron pa rin ako nakikita ang aksidente na mangyari sa Cavite ng paulit-ulit at sunog na paulit-ulit. Sa Valenzuela naman, aksidente din po. May nakita akong aksidente. Laguna, Calamba at Cabuyao, mas malawak po ang sunog na maranasan niyo po dyan. So maging maingat po tayo sa lahat ng mga bagay na maging sanhi ng sunog. Huwag basta magtiwala kahit kanino, huwag po tayo sumama ng hindi natin kilala o kakakilala lang po natin upang krimen ay hindi po mangyari. May nakita na akong sunog sa Pedro Hill, Patiros. Sa Patiros naman, may nakita na akong aksidente. Itong Pedro Hill kasi sunog ito, lalo na po sa may mga salon. Maging ingat po kayo ha. Taranaki, Taguig, Binondo at Divisoria. Ito po yung mga lugar na kung saan may sunog at may aksidente. Valenzuela, Cavite, lalo na sa Dasmariñas, Tansa, Bacool. Lahat po yung sa Cavite, maging maingat po kayo. Laguna, lalo na sa Calamba at Cabuyao, nagdulot po ito ng malaking apoy. Sa Pedro Hill, Patiros, Paranaque, Taguig, Binondo at Divisoria. Ito naman, meron akong vision sa lugar ng probinsya. I-upload ko na lang po sa next video. Sana po maunawaan po ninyo kung bakit hindi po ako nagpo-post na. Kasi yung iba nga po, kina-copy-paste po nila. Tinatransfer nila doon sa page na kung saan andun yung pangalan ko, andun yung mukha ko. Basta tandaan lang po ninyo na isa lang po ang page ko na merong blue check. Alala ko po sa inyo, lagi po tayong manalangin dahil wala pong imposible sa panalangin at pakinggan po tayo ng Panginoon natin. Kailangan po natin lumaban sa hamon ng buhay. Sa taong 2022, ito po yung taon na kung saan maraming pagsubok ang hamon or hamon ng kalikasan. Yung depression, labanan po natin kasi maganda naman po ang pasok ng pera sa taong 2022. Wag na wag lang po talaga tayo ulit magla-lockdown. Kumbaga magkaroon tayo ng disiplina, maging maingat tayo sa sarili natin. Huwag po tayo magdikit-dikit masyado, sundin natin ang protocol ng gobyerno. Maraming salamat po sa inyong lahat at magkita-kita po tayo sa next vlog ko. Maraming salamat.